Yun, welcome back guys sa ating channel. This is again from Roadworks TV. So ngayon guys, nag-install tayo dito sa Agusilio, Batangas. So inataw natin ngayon yung mga cabinet. So almost natayo na namin itong nook. So quartz ang gamit natin sa ating mga solid surface. So meron din natapos yun, no? So yung dating pinto na gremove natin sa mga unang video. So dinuko na namin. So yan na siya mga idol. No? Tapos gamitin ang handle. Then, ang kulong pa natin itong sa part ng sink. Yan, so binulis natin yung sink. So ito yung papatong natin naman na quartz. Na 60 yung pinakalapad niya ng idol standard. Kakabit natin dun sa sink. No? So binubutas natin to. Una, ginagawa namin yan, binubutasan namin itong pinaka-corner. No? So layout natin yan, sa dalawang double sink. Binubutasan natin yan. Yan. Yan ang gamit namin, ano? Yung pinaka... tinatawag dito na hulso na pang diamond na hulso, no? So malambot na naman tong quartz, so ganyan, apat na corner, tapos grinder natin mga idol. Okay. Nag-wire basket tayo dyan. So yun idol, natapos na natin nyo tabasin yung dalawang butas niya, yung pinaka sink, no? So next naman natin itong faucet. So gamitin din natin yan ng also din para sa butas ng faucet. So may nagabang ako rito. Yan, no? Nilakihan ko lang to para sigurado yung hinapit natin sa ilalim, hindi tayo hirap, daliri natin. So under mount yung sink natin, so nakasobra tayo rito ng 5mm paikot para yung tubig talagang walang magagaling sa ibabaw na pwede mag-leak doon sa ilalim natin. Kaya ang ginawa namin sa layout, kung ito yung nakuha natin na pinaka diameter sa ilalim, no, nag-offset kami ng 5mm paikot din. Yan. So butasan pa natin to. Then, yan, yung lagi tinatanong, yung corner cab. So, nilagay natin sa corner cab. Yan. Naglagay tayo ng susan. Yan. Para makuha natin yung si pinaka loob dun sa kanto ng ating cabinet. No? Para mapakinabangan natin idol. So, dalawang layer yan ng susan. No? So, yan yung sa pinaka corner cab natin. Then itong area na to, katabi ng corner cab natin na which is yung pinakasusan natin, ito namang yung sa pantry, pan, mga pantry, dyan natin lalagay yung mga pan natin sa sabitan natin. Alalagay tayo ng pinaka-hook, no? Then pull out lang siya, di nakasabit yung pinaka mga pan natin, mga idol. So shelves lang to, ito mga katabi niya. Then ito naman, ito yung sa baso, tsaka sa pinggan natin, no? Na ward basket. Then yan sa katabi niya, drawer box na rin yan mga idol. So kunting ano pa, kunting kembot pa mga idol, no? So kulang pa tayo mga door kasi dinuduko pa ng tropa natin. Then dito, nakalagay naman dito yung stand alone natin na cooktop. Then sa katabi niyan, sa right side niyan, naglagay tayo ng pinaka war basket din para sa condiments basket natin. So ito naman, dito yung tangke ng gasol natin, no? Para katabi lang siya ng cooktop natin na standalone. Dito naman sa dalawa ay ano lang, shelves lang to mga idol. Shelf lang yung pinakaan niya. So soft closer yung hinge na ginamit natin. Then quartz yung top. Yan, so binaliktad namin yan. Pagbaliktad, salubungin naman sa harapan, mga idol. So ito yung pinaka-top na. Kanina kasi, likod yon sa layout.
pangit yun. Yan. Para pagtulak natin, hindi yan tatuhan. Yan. Tulak lang. Yung pagtulak na ito, nakapasok ko. Hindi siya nakasakay sa loob, eh. Mahina. Ganda niya dyan? Pagtipa. Yan. Ito sa mga? Buhit ko dito. Para sa makto niya. Ha, tama yun pre. Yan na. So yan ang undermount sink natin mga idol. Ha? Kukunchik natin. Yan. Yan dyan. Meron tayong yan. May labi. Para yung tubig dire-diretso na bababa. Ha? So yan ang kagandaan ng undermount sink. So, didikit na natin to mga idol, no? Maghahalo na tayo ng yan. Glumax. Yan ang mahusay pagdikit sa ating mga granite, mga solid surface, tsaka yung mga natural granite, lalo dito sa pinaka-quartz natin. So, maghahalo na tayo. So, paghahalo ng Glumax, tinatansya lang yan, eh. Halimbawa, ganyan, ha? Wala naman siyang proportion talaga ano. Pero mas lamang lang yung pinaka body natin, yung pinaka resin. Mas lamang kaysa dun sa pinaka hardener natin. Pag bumili tayo ng Glumax, may kasama yan, yung hardener niya, ganyan yung tsura niya. So yan ang Glumax. Ang glue ni Max Alvarado daw. So yan dyan. Mga ganyang karami. Medyo mahaba itong top natin eh. Yan. Ganyan karami, yung check nyo ito, ganyan karami, ang katapat lang yan na pang hardener niya, ganyan lang, halos ganyan lang ang proportion yan, no? Then, hahaluin na natin yan, palitahin natin yan, no? So, bago ko maghalo ng Glutamax, saka yung pinaka-pang hardener niya, make sure na nakaset na yung gagawin mo, no? Kasi mahirap yun kasi pag itong Glumax, wala pang 1 minute or lang, segundo lang, saglito, tuyo ito eh. No? So mga 40 seconds or 30 seconds, kailangan set mo na agad. Kasi napakabilis lang to. Hanggat marami itong hardener mo, mas mabilis matuyo. Yung para siyang sa polytop, ganun ang proportion, tsaka yung ganun ang takbo ng pagdikit niya, o pagtuyo ng pagset ng glue niya. So, haluin na natin to. So, tawagin yung tropa muna kasi mabilis yung tuyo to. Okay. Pre, yun na kayo. Last go. May party tayo. Let's go, party people. So, sa corner tayo mga idol. So, make sure natin na ating pinaka-granite ay pantay. So, pansin nyo, palagay tayo ng karton sa ilalim para mapantay natin yan, ma-i-secure natin na siguradong pantay yung pinaka-karton natin. Yan. So, kanyang malagay pandikit din dito, din sa ilalim yan. Sa pinaka-ilalim. So, haluin na natin ang Glutamax. Ready na tayo mga idol. So, para lang itong ano, yan. Haluin na lang yan. Make sure lang na mahalo mo lahat sila. So, seconds lang yan. Pag nahalo mo, yun na yun. 30 seconds lang, kaya mabilis yung tatag. Okay, ready na yan. Tapos hindi. Nalagin muna natin yung kanto. Yan, di bali, paluwain natin yan. Sige, angat.
Ito naman sa pinaka-ilalim ng bottom natin, top natin, connection. Kahit medyo hindi naman ganun karami o interval niyan. Ito kinulang lang tayo, no? Manguha din sa ibang side. Sa ibang parte. Sige. So kung like yung mga video, mga guys, agad ito mga content, mag-subscribe ka, then pinutin nyo yung bell notification para updated kayo sa mga video na upload natin. So samahan nyo mga guys. Tuloy tayo.